Maraming gustong gawin si Mommy Joy sa buhay niya. Pero bilang isang ina, kailangan niyang bigyan ng priority ang kanyang mga anak at iisang tabi ang passion niya. Pagkatapos niyang pagdaanan ang lahat ng mga kahirapan sa buhay, binalikan niya ang first love niya, ang pagsusulat. Lumaki ako sa family ng daddy ko na maraming National Geographic, magazines, Reader's Digest, lahat ng reading materials, mayroon din silang mini library. So I had all the resources para basahin yung gusto kong basahin. Yung ate ng daddy ko, siya yung Trinidad P. Mitra noon sa Women's Journal, sa Women's Home Companion na mga, yun yung mga elite magazines noong araw. Binabasa ko na yung mga napapublish ng auntie, Socorro ko, actually ninang ko. Talagang na-inspire niya ako na gusto kong maging writer. Ang pagsusulat bilang journalist ang unang napusuan ni Joyce na career. Pero nang tinawag siya ng pangangailangan, mas pinili nilang maging praktikal. Nung panahon kasi namin, we respect the elders so much. Pag sinabi nila, naniniwala talaga kami, it's for our own good. Huwag kang mag-journalist, ano yan, walang future yan. Kasi nung 70s, 80s, sekretary ang social na work nun eh. Yung glamorous ang suot, office ka. Tapos nakita ko sa PUP, meron palang course na business education na ang subjects niya, yung tinitake din ng sekretaryal. 17 pa 18 kasi na started ano na secretary bookkeeper. Tapos ang business ko kasi, inumpisahan ko. Nag-business ako ng arts and crafts. Tapos yung mga hilig ko sa mga creativity. Lahat yan, ako yung nag-hoard ng mga ribbons, cord, lahat-lahat ng klaseng art material. In-experiment ko. Mananahe din kasi ako. Kaya Mommy Joy sa arts and crafts. Lahat yan, tinatahi ko. Kurtina, bedsheet, uniform. Ang arts and crafts shop ni Mommy Joyce ang bumuhay sa kanya hanggang sa siya ay magkaroon ng apat na anak. My life as a parent, it has not been easy. Sobrang dami ng challenges. I have two differently abled. Aside from raising them up to be the best version of themselves, I had to struggle financially. Kaya lahat ng diskarte, lahat ng work na kaya ng powers ko, tinatanggap ko. For 20 years, ganun ko inano yung mga anak ko. Hindi talaga madali, pero lagi ko iniisip kasi yung mga anak ko, inspiration ko eh. Mom. Okay Thank ka you. Lang? Okay lang ako. Mom, magpahinga naman po muna kayo. Anong oras na oh? Yung high blood ninyo. Ano ka ba? Iinuman ko lang to ng gamot. Wala to. Huwag mo akong iniintindi. Okay lang ako na. Okay ako. Huwag ka mag-alala dyan. Mom, hindi nyo na naman po kailangan magtrabaho. Okay na naman kami. May trabaho na kami. Alam mo, pag wala akong ginagawa, aba, lalo akong magkakasakit. Ha? Kaya iyaan mo na ako. Iyaan mo na ako dito. Pero, kailangan nyo na mag-relax. You've done enough for the family. Kami nang pahala. Magpakananay na lang kayo. Okay? Hanggang sa ma-discover ni Mommy Joyce ang community blog na Definitely Filipino. Ang largest overseas blog dedicated for Pinoys. Isa sa mga nakita ko yung ad ni Sir Ben Totanes. Submit agad ako ng samples, etc. na requirement niya. Nag-umpisa ako kay Sir Ben. Ako lang noon ang writer niya. It was a childhood dream na akala ko hindi ko na ma-achieve. Nakatago siya sa kailalim-laliman ng heart ko. Gusto ko talaga eh. Ito yung pagbabalik ko sa writing. Sobra niya akong sinave sa kalungkutan, saka dun sa feeling of emptiness na parang yung self-realization, hindi mo na-reach. Oh my God! Bakit ba? Inimail ako ng may-ari ng page. Natanggap daw yung article ko sa Definitely Filipino. Ipapublish daw nila. Tsaka may bayad. Nak! Wow! Ang sabi dito, your stories are humorous, relatable, and brimming with positive values. Congrats, ma! Thank you. Tsaka, kung pwede ka na kunin as post-editor, kung gusto mo.
Mukhang matutupad na yung pangarap mo na mababasa worldwide lahat ng sinulat mo, ha? Hindi ko akalain na sa stage ng buhay ko ngayon, may lalabas pa pala akong talent. Akala ko kasi nung wala na eh. First love mo naman yung pagsulat mo eh. Hindi na makawala sa inyo yan. Dahil sa Definitely Filipino, kumikita si Mommy Joyce ng roughly $500 monthly. At ang pagsusulat ang nagbukas din ng opportunity kay Mommy Joyce na makatulong sa iba. Oh, eto. Merienda ka muna. Naku, salamat, Totoy, ha? At tinulungan mo akong magbitbit ng mga pinamili ko. Salamat po. Eh, teka muna. Bakit ka nga pala nasa kalsada ng ganitong oras? Hindi ka pa pumapasok? Hindi na po ako pumapasok. Bakit? Pati yung mga kasama mo, sina Boyet? Opo. Di na po kasi kain nila, Mama. Kung... kung pag-aaralin kita, gusto mo mag-aaral? Oo naman po. Ah, sige. Ganito, ha? Gagawa natin ang paraan yan. Pero syempre, kakausapin ko muna yung nanay mo, ha? Pati na rin yung mga magulang ni na Boyet. Salamat po, Mami Joyce. Walang ano man. Sige na, busin mo yan, ha? Sino mag-iisip na from simple writing, magagawa ko yung mag-sponsor ng mga bata, maggabay ng mga bata na nag-stop na mag-aral o walang inspirasyon mag-aral. Tumigil ako lang sa pagkatrabaho. Kasi nga, hindi ko kayang pagsabayan yung work at pag-aaral. Kaya kinukup nila ako. Tapos kinausap ako ni Mami Joyce, kinausap yung mama ko na gawin na lang scholar. Hanggang sa nakagraduate na ako. Tapos hanggang ngayon, 2021, ayan pa yung mga bata, marami na din yung nakagraduate. Definitely Filipino, definitely changed my life. Kung masaya na ako dati sa mga anak ko, mas sumaya ako dito because this time, I was taking care of me. Dati, I was taking care of my kids. At sa lahat ng mga blessings na ito na natatanggap at ibinabahagi ni Mommy Joyce, may isang tao siyang lubos na pinasasalamatan. Ang kanyang mentor na si Sir Ben Totanes. We just work recruiting writers, helping them. Tapos yung iba nga have gone on to other things. Yung iba have written their own books. Yung iba, they have moved on to regular writing jobs sa mga mainstream media. So, seeing that, natutuwa na ako. And through Joyce, I was able to fulfill some of my, yung mga gusto kong gawin to help others. Sir Ben, paano nga ba kita pasasalamatan? Tanggapin niyo po itong para sa akin ay plaque of appreciation dahil po binigyan niyo ako ng puwang sa DF, binigyan niyo po ako ng puwang sa life niyo para magawa ko rin po yung mga pangarap ng puso ko. Thank you so much, Sir Ben. Joyce, thank you. Thank you sa mga token na pinadala mo. Hindi ko yung nakaalam mo papadala ka ng ganyan. You have a big heart. Pagpalain ka pa at meron ka pang gustong gawin, you know, I will back you up. Thank you very much. Si Joyce ang naging blessing para sa mga batang nangangarap na makapagtapos. At para naman sa mga young struggling writers, ang naging blessing para sa kanila, si Ben, ang founder ng global website na Bida ang Mga Pinoy, ang Definitely Filipino. And then I realized that I got something here. You know, how can I help other people, or how can I use it to help other people. So yun nga nagsimula. Doon nagsimula ang blog. Sabi ko, what if I start a blog and then invite yung public to be bloggers on this blog?